Ito kayo, matutuwa kayo sa kwentong criminals or kwentong mag-asawang drug lords, no? Ito ay base sa, ano, true story to, no? Wala sa libro. So, at I think mayroon kayong maaaral na, mapupulot na aral dito. Sana magkaroon, no? Ito guys, so, sa mag-asawang drug lord. So, tago na lang natin sa pangalang Ana yung babae at sa pangalang Lito yung lalaki. Okay? So, ito si Ana ay isang drug lord. So, nagbibinta. Kilala sila sa kanilang lugar na nagbibinta talaga. Pusher drug lord. So, pag drug lord, mabigat ng aso yan guys. Pag nahuli ka. So, 5-11, normally ang ikinakaso dyan. Pero itong asawa niya, si Lito, ay hindi siya talaga drug lord. Minsan, gumagamit lang siya. User, kung sawagin, user. At meron silang isang anak. Tago na lang natin sa pangalang Tina. Diba? So, pamilya, oo. Pero, ang hanap buhay ng babae ay pusher. Okay? Ngunit sa hindi nilang inaasahang pagkakataon, ni-raid ang kanilang bahay at inaaresto si Ana ngayon sa salang 5-11. So, mabigat talaga. Pusher and position of drugs. Sabi, no? Ngayon, samantala, si Lito ay kinumbinsi niya ang mga arresting officer na siya na lamang ang hulihin kasi siya kinumbinsi niya na siya talaga ang tutulak. Siya yung nagpupush, hindi yung asawa niya. Sakit, di ba? Inamin niya lahat ang kasalanan na dapat kay Ana. So, inamin ni Lito. So, sa nakatuwid, nakumbinsi niya ang arresting officers na siya na lang ang hulihin instead na si Ana. Natin alam kung anong mayroon dito, no? Siguro, sinasabi ni, iniisip ni Lito na instead na dalawa pa silang mahuli or instead na siya na ay hulihin, so siya na lang ang amin para sa kasalanan ni Ana. So, nakakalungkot na mga true story. May mga ganito palang pampilikula. At kayo guys, so, kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala ang inyong lingkod, online criminologist. At meron tayong nakaflex dyan na link at mga CCTV para sa home protection natin. So, siguraduhin nyo kung mayroong na kayong wifi, piliin nyo yung CCTV kung bibili kayo na mayroong memory para hindi na tayo magbayad ng cloud. May bayad yung cloud. So, $100, $2 per month. So, kaya mas maganda, may memory na yung bilhin nyo. At least 128 gigs. Good for, natagal na yun ng mga 1 week. Para kung sakali, malayo kayo lagi, may mga bata, so lagi nyo nakikita yung bahay nyo. So, para na rin nasa tabi nyo ang bahay nyo at nakikita nyo yung mga anak nyo kahit saan kami naroroon. Basta ang qualification dito, dapat mayroong kang wifi. Okay? So maraming salamat. So ngayon guys, habang inaresto na si Lito, no? Nakasuhan na nga ng 5-11. Samantalang si Ana ay naiwan sa kanilang bahay at kanyang anak. Ito ang masakit dito. Si Lito habang binubuno niya ang kanyang sintensya at nakulong at pasintensya, habang binubuno niya sa loob ng kulungan ang kanyang sintensya, si Ana naman ay nagkaroon ng nag-asawa at nagbunga ang kanilang at nagkaanak pa si Ana ng dalawa pa sa kanyang bagong asawa. Sakit. Mas masakit pa ito kay Kuya Edie, no? Ay, grabe ito. Pagkatapos, yung kulong, si Ana naman, nag-asawa.
nagkaroon ng dalawang anak. Since na siguro maliit lang naman yung ipinasok kay Lito at nag-plea bargain, no? So napaikli ang kanyang pagkakulong. Sabi na natin more or less 4 years lang. During 3 years to 2 years to 4 years, no? Hindi na nabanggit yung ilang taon talaga yung sentensya niya. At noon, pagkatapos nakalaya na si Lito, pagkatapos yung pagsilbihang yung kanyang kasalanan, ang kasalanan ng ni Ana, bumalik sila sa kanilang bahay, inanap niya si Ana, at kinuha ang kanyang anak na isa. At sa ngayon, nagbago na nga si Lito, tahimik na siyang namumuhay sa kanyang lugar, kasama ang kanyang isang anak at siyempre suporta ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan. Ngayon po ang true story natin. So, well, kung dito sa kwentong ito ay may natutunan kayong aral, masakit man o masakit, so, I hope kapigay ako sa inyo ng tamang mensahe. At kung ano ang inyong natutunan, so baka pwedeng i-comment nyo dyan sa comment section natin para at least may i-share natin sa madlang people. Huwag kayong mahiya. So yung kanyang po minsan ang laro ng kaso. Pag may umamin, hindi lang sa pelikula na papanood. At maraming salamat pala sa nag-share sa atin ng kwento ito. I forgot her name. So, hindi ko na maalala. Hinahanap ko sa messenger ko. Hindi ko na maalala. Teka lang namin nag-uusap doon. Maraming salamat sa kwentong ito, no? So, naisip ko lang para may i-share lang sa inyo. Uli, ayaw ko talaga itong i-share, eh. Pero, tinago naman natin. Ang mga pangalan na nabanggit kay ay screen name lamang para sa kanilang kaligtasan. At maaaring ito ay walang permit sa kanila, no? Pero, wala naman silang sabi kasi hindi naman natin pinangalanan. Okay, so maraming salamat guys. I hope na bumili kayo ng CCTV kung kayo ay may wifi na para sa inyo. Huwag kayo manghinayang sa 500 pesos o 1,000 pesos na ibibili nyo. At siyempre, pag bumili kayo, magkakaroon tayo dyan ng konting commission lamang sa inyong pagbili. At kasi tayo ay affiliate sa mga online platform. So, yan lang po ang tulong nyo sa akin. At para sa mga gustong makuha ang aking servisyo, PM lang kayo and do appointment. Normally, open tayo from 9 a.m. to 12 na tanghali. So, maraming salamat. At sana natapos mo at bigyan mo ako ng likes. At kung gusto mo rin maganitong content, basic na batas, pwede kang mag-subscribe at make sure na i-click mo yung notification bell all para updated ka. So just follow me on YouTube, TikTok, and Facebook. Maraming salamat. Thank you for watching.